Good morning, guys. Ayan, tour tayo. Nakalabas na kami ng Riyadh proper, yung sa city mismo. At then, palabas na kami ngayon. Papunta kami ng Lake Park. Today is Friday, day off ng mga Inday. Kaya, pupunta kami doon kasi may awarding ng certificate para doon sa aming Shotokan Karate. Ito yung mosque. Tingnan mo, di ba? Ang laki ng mosque na to. Ayan, ang ganda. Kung sino yung gustong pumunta sa Lake Park, ito yung daan. Daming mga close yung mga stalls kasi nga Friday. Ayan, nakita niyo yung green and green na yan. At diba, plantation niya ng dates. Ayan, kung sa malayo, ang lapad. Kung sa malayo, parang mga niyog. But actually, hindi sila niyog ha. Sila yung dates fruit na madami dito sa Middle East. Kung sa atin pa, madaming niyog sa Pilipinas. Kasi kahit saan ka pumunta, makakakita ka ng niyog plantation, kahit sa mga private houses, may mga talim na niyog, siyempre, panggata. Parang ganon. Pero dito naman sa kanila, walang niyog dito, wala ko nakita niyog dito. Ang meron dito ay dates. Yan ang fruit na, dates na tree, na aliit na kanyang fruit, na buwig-buwig din ang dating. Kasi di ba yung niyog sa atin is nakabuwing. Ano yun? Yeah, nakabuwing. So, ang dates na to is buwig din siya. And, dina-dry nila. Matamis siya masyado pag-dry. Pero iba-ibang klase ang pag-dry nila. Meron siyang na-dry na ang sarap niya. And meron na bang dry na para siyang juicy. Pero ako, ang gusto ko sa dates ay fresh. Pero kung kakain ako yung dry nila, is yung wala siyang maraming sugar. Hindi ko alam kung bakit parang nagkakaroon siya ng maraming sugar. Eto, stop kami. Nakita niyo yan? May odds. Ano bang tawag dyan? Panda. Bundok siya. Bundok na ba to? Itong kalsada na to, for sure, bundok talaga to eh. Tapos, ginawa lang siyang kalsada. On the other side, ayan. Eto, ang kabilang side. Ang lawak ng tanawin. Daming six-wheeler. Ito pala sila naka-park. Yan yung mga traffic, six-wheeler na nag-transport ng mga sasakyan. 1, 2, 3, mga anim-anim na sasakyan ang karga. Ito naman yung junk. Ah, ito yung mga junk area pala. Yung mga sirang mga sasakyan dito, mandatory na pinapark na dinadyang ng government. Dito kasi sa lugar na to, guys, sa Saudi, doon naman sa kabila, pag pumunta ka ng Red Sun, may madadaanan ka din doong lugar na maraming junk na cars. Ito, disyerto talagang bongga dito. Pero ang lalaki ng mga file ng mga bato. Rocks talaga yan siya eh. Love.
lapad. Ang lapad ng disyerto. Ayan. Medyo hindi pa kami malapit. Na-late kami. Kasi meron pa kami hindi naanan. Pag gumagalaw yung camera, ibig sabihin nun, gumagalaw din yung sasakyan. Pali. Maraming hump sa lugar na to. Meron ditong, ayan, parang sapa sa baba, pero walang tubig. Junk cars pa rin dito. Ang daming junk cars dito. Dito kasi guys, pag sira na yung sasakyan mo, ikukunin na yan nila at dadalhin sa lagyan ng mga junk. And then, pag kailangan mo ng second hand na parts, pwede ka yatang pumunta dito at maghanap, pero ikaw yung maghahanap. Hindi sila. Pwede mong bilhin, pero ikaw yung maghahanap. Kunwari, kailangan mo ng something sa loob ng makina ng sasakyan, ikaw ang bubukas nun. Ayan, ang dami! Isang barangay. Wala. Isang barangay na junk cars. Sobrang dami. Siguro iba-ibang may-ari nito. Sino ba talaga may-ari nito? Government ba ito may-ari nito o private? Dito na kasi ang labas. Shirt na talaga sa lugar na ito. Ayan o. Mayamang buhangin, sariyan. Sa kabila naman, is ginagawa yung kalsada as usual. Alam mo naman dito, ang daming infrastructure. Tama ba? Mag-aayos sila lagi ng kanilang mga kalsada. Sige pa rin yung development kasi dito. Ang dami pang gagawin dito, kung gusto talaga nilang gumawa ng mga buildings or mga kalsada, ang daming lugar. Sobrang lapad ng lupa dito. Kaya sobrang lapad na kalsada kasi nauuna yung kalsada sa mga buildings. Kaya ang lapad. Sa ibang lugar naman, nauuna yung mga kalsada, yung mga bahay at saka gawa ng kalsada. Di ba ulit? Ayan, meron tayo na daanan dito. Something green, for sure may mga tubig yan. Ayun, meron na siyang running water. Ayan. Kasi pag, di ba, sa disyerto, meron talagang place na may tubig din. Like, saan ba sila nakakakuha ng tubig? Falls or busay. Yung water na galing sa ilalim ng lupa, yun. Yun ang bumubuhay sa mga tanim. God's loving creation. Na kahit may disyerto, may tubig pa rin talaga. Kasi syempre, water is life. Parang coffee is life yan eh, diba? Ayan. Masyado na ito dito guys, wait for a while, dito muna tayo, saglit lang, wait for my another video. Good morning!